Yung no ID, no entry, di ba? Parang, pati yung guard, wala nang kabuhay-buhay, no? No ID po, no entry. Kapag ginagyan mo ng, actually, no ID, no entry. Ayan, speaking of buntis, may mga bagong pauso mga kabataan ngayon, di ba? At tinatawag ng gender reveal party. Alam mo yung gender reveal party? Kung mati nakakalam, yung, ano yan, yung party na bago ngayon, na panibagong gastos na yung buntis, hihilahin mo lobo, pag blue, lalaki, pag pink, babae. Parang tanga lang yun, no? Pero kung yung buntis ka, nagbayad ka sa doktor para alam yung gender ng nung nasa tiyan mo, tapos sabihin yung doktor, alam mo po namin, misis, ito po ang gender. Huwag niyo sabihin. Ilihim niyo sa akin. Mag-usap kayo ng organizer ng gender reveal party ko. Dahil 2 weeks pa ang party, 2 weeks nung itago sa akin. Parang tayo. Kasi dati, yung panahon natin, di ba, yung mga titos and titas dyan, pag may buntes, hindi namin kailangan ng gender reveal party. Alam namin kung anong gender. Sa babae, pag buntes, pag matulis ang tiyan at pangit siya, lalaki yan. Ang baba, ang buntis na pwede mo sabihin ng pangit na hindi mo open. Girl, ang pangit mo, shit, lalaki to. Nakaka-pressure yun, di ba? Kasi pag nanganak ka, dapat lalaki yun, di ba? E paano pag babae? Doon ka naman ako, babae. E sabi, pangit daw ako. Sabi, doktor, eh, di alam mo na. Hindi lang gender na reveal. Pangit ka talaga. Pero no, grabe, no? Grabe yung mga paniniwala ngayon, no? Ano naman, katulad naman, kung may gender reveal party naman, may mga pauso naman ngayon, yung mga sa Facebook, pag may namatay, ano pinagawa? Palit lang ng picture, na may candle. Di ba? Hindi sasabihin kung sino namatay. Ang dami nila sa pamilya. Di ba? Ikaw naman yun, titisi mo yung sarili mo, ang gabi mo, magko-comment ka lang, condolence, pero wala kang idea. Nagpapasapasaan ng comment kasi naghihintay ka ng taklesang kaibigan. Kung magko-comment ng girl, sino namatay? Tapos basa ka pa sa ilalim, anong kinamatay? Kaya maghihintay pa ba tayo ng balang araw mangyayari yung death reveal party? Dahil punong kandila lang yan, di ba? Death reveal, no? Mauus yan. Maniwala kayo. A-attend kayo. Salamat po sa pagpunta sa death reveal party. Nakasarap pa po ang kabaong. Hanggang ngayon na lang, di namin nalang kung sino po yung namatay. Basta nung medyo may nagkakasakit na, pinag-iwalay-walay kami. Obviously, hindi ako dahil nandito ako ngayon. So, may hula ba kung sino nasa loob na kabaong? Tatay mo, mukhang mahina na eh. Hindi natin alam, di ba? Tapos makapagtog pa, it's a beautiful night. Pagbukas na kabaho, ay, si tatay na. Naiintindihan ko yung mga, alam mo, sorry, may ubo ako ha. At ang Pinoy, pag may ubo, puso ngayon ang ubo. Ang Pinoy, kahit malala yung ubo, no? Basta narinig na lang, may ubo ka, oo. Pero uso naman yung ubo kayo. Ay, salamat, marami pala kami. Ang Pinoy, basta marami kayo, okay lang, no? Kahit na susuka ka ng dugo, yung uso naman, ang dami na susuka ng dugo ngayon, ay salamat. Kanya ang Pinoy, basta may kadamay, okay lang. Pati sa ATM, di ba? Sa ATM, naranasan nyo naman nag-withdraw kayo, tapos walang lumabas na pera, ang dami na sa likod, sasabihin nyo ba? Di ba, minsan, puto nyo na, walang lumabas. Miss kayo nga muna. Kontuwa naman yung babae, ay salamat, ang bait mo ha. Hinihintay mo siyang gumanong dayo, gumanong. Tapos patay mo, wala kang pera? Oo, oh, ay salamat. Akala ko ako lang eh. Okay lang death reveal. Natutuwa ko dyan sa yung mga gender reveal. Kasi masaya yan, di ba? Masaya. Pag kinakausap, pag diba, organizer ka, masaya yan. Birthday, wedding. Di ba, pinaplano yun, maganda yan, di ba? Diba, ano pong handa natin? Ay, gusto ko, may lechon, may morcon, may cordon blue. Ay, yeah, happy. Paano kaya usapan sa lamay? Siyempre, kausap mo nun, umiiyak ko na habang nag-uusap kayo sa... Di ba? Ano gusto niyo, ano gusto niyo, ang dami sis? Paikiyak ka rin, siyempre, para... Ano gusto niyo, man? Ang dami sis? Lagyan niyo mo ng minudo po. Ito na, tatay ko yan, eh. Election po, tangina, dyan nga siya namatay, eh. Mahirap yun, no? Pag nag-organize ka ng lamay. Kasi yung
wedding. Pagkatapos, masaya yun eh. Pwede ka maningil agad eh. Happy ng wedding, Mom. Ito na po yung deal natin. Paglamay, di ba? Pagkalibig, di ba? Nakaabang yung... Hello, Mom. Tapos na po yung lamay. Maniningil na po ako. Wala kang puso. Alam mo naman namatay yan eh. Dami kalokohan sa lahat. Alam mo, Pinoy lang, ang malungkot na, pero nakakakuha pa tayo ng masaya. Malungkot tayo yung lamay, pinatawaran natin yun. Kasi nga, binuha yung lamay. Simula-simula pa lang, pagkapasok sa lamay, pagtingin sa kabahong, lagi sinasabi, no? Ay, ano ko, parang natutulog lang. Natural, parang natutulog lang. Ano bang, oh, gising, oh. Nalibig mo ng gising. Makakatakot, no? Pagkatingin mo, nakabukas yung mata ng patay. Pucho, gising na gising to, ha? Tapos yung kumakain, yung may pagkain dyan, di ba? Yung bawal mag-uwi. Dahil malas daw. Dahil pinauso nun. Kung sino pauso nun? Yung pamilyang walang budget. Kung tayong pera, pauso ka talaga ng kasabihan na bawal mag-uwi. Ang pinakamatingin sa lahat, yung lamay, pagagaling mo sa lamay, huwag kang uuwi. Masusundan ka ron ng multo. Ang tawag doon, pagpag. Di ba? Kailangan mo dumaan sa 7-Eleven. Lahat ng multo nasa 7-Eleven. Ganun ka-powerful ang 7-Eleven. Pag sinundan ka ng multo, pasok ka sa 7-Eleven. Hindi sila makakapasok, shit. Dumaan pa sa 7-Eleven. Ang powerful ng Slurpee dyan eh. Sa lahat ng mga nag-video, patayin niyo muna. Ngayon lang, pasukuan niyo mamaya, nakakatawa to, pero baka makancel ako dito. At baka mapass tayo. Pakipatay lang.